just to share you, ngayon pong araw na to, wala po kami nahuling gago, pero may nakuha po kaming kwago. May nailigtas ng MTPB, no? Ayan, pakita mo nga, Cesar. Ito, dadalhin natin, no? Kawawa naman. At least walang guwag, ano, walang gago. Kwago lang. Ito po. Ayan, ilapit mo nga rito. Ayan. Nailigtas po ng MTPB doon sa mga puno na nililinis natin. Ayan, kawawa naman, no? Ba't nandidilat ka? Hindi, talagang dilat ang mata. Ayan. Maraming salamat sa mga nagmalasakit na empleyado ng pamahalang lungsod. Ito po ang nakahuli. Francis R. Kumang Jr., Manila North Harbor CEMEX, turn over to MTPB Enforcer. Francis, maraming salamat sa iyo sa pagmamalasakit mo sa ating mga yan, katulad niyan, no? Kwago. Umasa kayo na itatabi natin. Sige, Cesar, maipadala ka agad sa ano, sa Manila Zoo, ha? No. Ayusin ka agad. So, going back, no? Ayan, kaya po ang order ko kay General Miranda, yung police visibility. Para na sa ganoon ay masigurado natin na kapag may gagawa ng krimen, makakalawit kagad dito sa lungsod ng Maynila. Ngayon naman, kung ako sa inyo, magbago na kayo. Basta lahat, yung mga talipandas na yan, hindi po pwede sa lungsod ng Maynila. So, thank you very much, General Miranda, to our men and women, uniform personnel and non-uniform personnel of MPD. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng presinto, lahat kayo, gising, ha? Overnight. Itong magdamag na bagyo na ito, kung meron man, I might check on you. Beware. So, kailangan lahat ng police sa presinto, PCP, at yung ating mga outposts, high alert tayo lahat. Para sa maliit nating kaparaanan, panatag ang mamamayan sa lungsod ng Maynila. Ngayon naman, tumungo tayo sa kasiguruhan sa pagkain, no? Kaligtasan, paghahanda sa kaligtasan, pangangalaga sa mga inililigtas, no? Health, at saka yung kanilang makakain, no? Tapos kapayapaan, no? Ito naman po, no? Kasiguruhan sa pagkain. I already tasked Chief of Staff Cesar Chavez to call Director Mapoy. Our market administrator, no? To make our public market available sa ating mga consumer. At walang, ha, binabalaan ko lang, ha, baka matsambahan namin kayo, ha, walang mag-aabuso sa presyo ng bilihin, ha, yung hindi makatwir ang presyo. Huwag na natin pagsamantalahan ang kalugmukan ng tao. Miral sa atin ay puso at pagmamahal sa isa't isa at pangunawa sa sitwasyon. Kaya sa mga manunood, patuloy kayo makakabili ng pangunahing bilihin, pagkain, sa ating public market. No? Pipilitin namin na ito ay available as much as possible. Para na sa ganun, meron kayong access sa pagkain, no? Habang po, mga kababayan, ang situation report sa ating lungsod, no? Ang ating pong mga kalsada, base sa report ni Director Dennis Biahe. As you can see, I don't know, Julius, pakita mo nga na ang ating mga kalsada ay walang baha, suloy, available at less obstruction, no? Malinis, walang nakahambalang so far, and hopefully walang ang panganib. Pinaikutan po natin ang lahat ng major thoroughfares sa lungsod ng Maynila to monitor it in such a way that those Manilans
and non-Manilans who will cross, pass by, or pass through our city roads and national roads are safe or maiwas sila sa panganib. So, i-update din po namin kayo bukas na bukas ng umaga naman anong kalalagayan ng ating mga kalsada. So, for the meantime, maaari po namin masabi sa inyo, it is safe to say, kahit na medyo lumakas ang ulan kanina, so far wala pong baha sa lungsod ng Maynila. So, para lang po sa impormasyon ng lahat ng tatawid, dadaan na hindi taga Maynila at taga Maynila rin sa lungsod ng Maynila. So, ngayon bilang panghuli, mga kababayan, nais ko pong manawagan sa inyo, sa mga netizen nanonood, please help us to be better, help us to be efficient by volunteering some information na sa tingin ninyo kung meron man nakalalagay sa panganib o mga panganib sa kalsada o mga sa inyong mga kumukomunidad, no? Tulungan nyo po kaming tulungan namin kayo. Second, umasa kayo mga tagalungsod ng Maynila ngayong gabi matulog kayo na ang ating barangay na aking inatasan kahapon, Chairman Kagawad, Secretary Treasurer Tanod, ating mga ensya ng lokal na pamahalaan, in our own little way, no? We will be there with you. We will do our job. At sa akin naman mga kasamang kawani, ang dedikasyon nyo ay talagang nakakagalak, no? Natutuwa po talaga ako. Pero habang tayo naglilingkod sa bayan, lagi nyo rin sasaisip yung inyong kaligtasan. Pwede tayo maglingkod sa bayan ng epesyente at maingat. Pangalagaan nyo rin ang inyong sarili sapagkat may mga mahal tayo sa buhay na naghihintay din sa atin after our job or after our work. So ingat lang at marami salamat sa mga dedikasyon ninyo na mabigyan natin ng kapanatagan ang bawat batang Maynila.